Hello guys, Shin here, welcome back to my bibigay ko na po yung regalo kay KGC. I'm here na sa school. May gato yung mag-focus. Ayan siya. Ano yun? Parang wait lang! Idiot ka ha? Wait lang. Hindi, hindi. Hindi ko yung regalo. Basta, oh my god! Nag-vlog kasi ako. Kaya ko siraan yung balot, ang effort mo magbalot. iPhone XS Max yung binili mo. Nasa SM ako noon. Binili ko na talaga yung bago pumuntang Rio. Hello! May dalawa na akong cake. Ang saya. Pinag-ipunan talaga. Tawang ang kitnan. Ano? May malaki na ako sa parto mo. Sige ko, ate sa kape. Alas na yan. Kailan mo ito binada? Kagabi. Puyat nga ako eh. May order na tayo. Ay, binili mo? Oo. Parang nga sa bago mong karto. Yes. Dapat nilagyan mo lagi ng pangalan. Hello guys. So yun, i-haul ko na sa inyo yung mga pinamili ko sa Landmark and day 3 ngayon ng vlogmas ko. And isama ko na dito yung haul. Ita-try on haul ko siya. So, yun. Without further ado, let's get started. So, guys. Ita-try on haul ko na lang siya. Papakita ko muna siya sa inyo. Tapos mamaya na lang, i-montage ko na lang yung mga outfits na to. And puro damit siya, guys. Pero may mga makeups din. Ito yung binili ko nun sa day 1 at... Ay, sa day 1 ko na vlogmas. And sabi ko sa inyo, haul ko siya sa day 3 ko na vlogmas. So, ito na nga yun. Bumili ako nitong itong holographic pouch na to. Ayan. Iba't iba siyang style. Itong color white and then itong brown. So, baka ipang regalo ko siya. So, yun. Bahala na ko sinong mga regaluhan ko dito. So, ito para sa akin to. Ito yung mga pang regalo ko. Ito 120 and ito ay 170. So, yung mga naregaluhan ko nito, alam niyo na kung ano yung presyo. Next ay itong Paganini na, anong tawag dito? Parang mirror siya. Wait, anong tawag dito? May tawag dito eh. Basta itong mirror na to, ayan, ay 200 pesos siya sa Landmark. Ito, Paganini. Sik, matagal ko na kasing gusto bumili nito and yun, nabili ko na siya. Actually guys, hindi ko pera ginamit ko dito. Lola ko yung mga nagbili nito and gift niya na yun sa akin. Then next ay itong mirror na to. Ayan, nasira kasi yung mirror ko, nabasag. So nagbili ako ng bago. Walang presyo kung ano magkano nakalagay. Then next, so ito, itong Vice Cosmetics na to, itong dalawang to. Sa Watson's ko siya nabili, hindi sa Landmark kasi walang Vice Cosmetics sa Landmark. And yun, may bago. Ito yung mga bagong labas ng Vice Cosmetics. Itong highlighter and itong blush on. Ang shade nitong blush ay Beaucon. And ito namang highlighter is Splendid. Ayan. Si ate yung pinapili ko. Hindi ko pa siya natatry, guys. Pero sabi ni ate, light lang daw ito. Mukha daw dark pag tinignan. Pero light daw pag in-apply.
And ito daw yung bestseller nilang highlighter. So, yun. So, $145 isa nito. Diba? Ang mura, guys. Affordable naman siya. And next ay itong, ito sa Landmark ko na ito bili. Itong L'Oreal Pro Matte Liquid Lipstick. Ayan. In the shade, Trofamania. Awan ko kung anong pronunciation, basta yun. Inalagay ko nga pala sa description box lahat ng to. Ano ko siya nabili? $390. And ang ganda ng shade niya, guys. So, next ay itong ponds na to. Ito yung skincare ko, guys. Isa sa mga skincare ko. And wait nyo lang sa mga yung skincare routine ko. Basta, soon, mag-film ako nun. Lagi ko lang talaga nagigimutan. So, yun. Nabili ko siya ng $150. And yun. So, mag-start na tayo sa clothes. Ayan. Ito na yung mga pinamili kong mga damit. Okay. Start na tayo dito. Itong t-shirt na to. Ayan, guys. Oh my God. Ayan, itong t-shirt na yan na may nakalagay na authentic sa gitna. Tapos, meron siya dito parang ano. Parang siyang ano, ribbon dito. Ayan. Ito, ribbon dyan sa tabi. Ayan. And yun, nabili ko siya ng ano, $180. Tapos next ay itong t-shirt din ito na may na stripes na color pink siya, baby pink. Wala pa kasi akong t-shirt na baby pink. So yun, binili ko na to. May cut siya dito. And yun, yan siya, guys. And ang ganda ng tela niya. So nabili ko rin siya ng $180. $180 rin siya. Next ay itong ano ang tawag dito? Ang gat, anong tawag dito? Sleeveless. Basta ito, sleeveless ba tawag dito? Basta yan, nakita na ako sa color niya, color red siya. Tamang-tama mag-Christmas na color red siya. Tapos may nakalagay dito na 16,78. Ayan, ang cute niya, guys. Basta nakikita na ako sa kanya. Gusto ko sa talaga yung mga ganito. Parang ang comfortable niya i-suotin. So, nabili ko siya ng $180 din, guys. And very mura. Affordable na rin. Kasi compare mo sa presyo sa mga SM 800 na yung mga ganyan. Next ay itong wait, guys. Oh my God, ito yung pinaka-favorite ko talagang nabili. Itong oversized shirt na to. Ayan, na mayroon siya ditong hood. Tama ba? Basta yan. Tapos meron siyang ganito. Para siyang ganyan. Nakaganto siya sa'yo. Basta ito, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya mamaya pag na-try ko na siya. Ayan, guys. Basta ganda-ganda talaga ako dito, guys. Pwede siyang pang-dance. Pwede siyang pang suitin mo everyday or what. Basta gusto ko kasi talaga yung mga oversized shirt. Kaso, konti lang yung bumabagay sa akin na ganun. Kaya, ito yung bumagay sa akin and very ganda. I mean, nakalagay siya na my parents don't need to know about this. Next, guys, ay itong favorite ko rin to. Itong sleeveless din na to. Ayan siya. Ang cute ng color niya, guys. Ayan, parang orange na may white. Then na may ano. Ano to? Brown yun. Ayan siya, guys. Parang yan. And ang ganda ng tela niya, guys. Gusto kasi yung mga ganito color kasi nakakaputi. Pumuputi ako sa mga ganitong kulay. And nabili ko siya ng $200. Nalimutan ko banggitin ko ng price nito. Ito ay $330. So next ay ito ring sleeveless na to. Katulad siya nung cup ng isa, $200 din siya. Mag-iba lang sila ng color. So next ay ito rin favorite ko to. Oh my God. Itong sweater na to, guys. Yan. Katulad siya ng tela nung kanina. Para siyang ano, yung mga suit ng Korean. Mga Korean. Knitted ba to? Awan ko, guys. Di ko alam ang matawag. Ayan siya. Green and black na may red. And nabili ko siya ng $400. And next ay itong windbreaker na to. Ayan siya. Color green siya, guys. And ayan siya. And awan ko, maliit yung nabili kong size. Pero sana naman maganda siya tingnan. And nabili ko siya ng $330. Next ay itong, oh my God.
Itong short na to, yan. Alam ko familiar kayo sa short na to. Kasi may short na din akong ganito. Pero yung isa kong short na ganito is parehas siyang white lang. White lang siya. And sikip na yan sa akin, guys. Yan siya. Tapos siya kasira na yung ganito. Pero sinusuot ko pa rin siya. Pero yun. Ayan. Doon ko rin sa Landmark yung binili. And bumili ulit ako ng isa. Pero iba na yung design niya. Red and white na siya. Ayan siya, guys. 300 pesos siya, guys. Next ay... ito, nakita na ko dito. Pang dance lang. Mga ganun. And then, ito. Siya, ito siya. Leggings siya na ganyan. Meron siya dito parang citro. Ayan. Cute ng design niya, guys. Ayan. So, ayan siya. And very comfortable siya suotin. And nabili ko siya ng 700 pesos. So, ito, binili ko tong spandex na to. Ayan. Dalawa yung binili kong spandex. Itong, sa tong green na to and itong orange na to. Ayan. Nabili ko sila parehas na 160 pesos. 160 pesos each. Next ay itong t-shirt na to. Wait, ano ba tayo dito? Alam ko, yung t-shirt ko. Basta itong shirt na to, ayan. Pang dance rin siya. Ayan, ito yung parang pang sports pa rin. So, yun. Ito yung dry fit. Dry fit na shirt. Pwede siya pang dance, pwede siya pang volleyball, or what. Nabili ko siya ng 550. And next ay itong spandex na to ulit. Ayan, itong spandex na to. Ayan. Nabili ko siya ng 400 pesos. So, next ay itong sports boot na to. Ayan siya, guys. And nakita na ko, color blue siya, ayan. Parang marble na ebon. Ano? Basta yun. And, 500 pesos siya. And yun, ito na yung pinaka-last. Itong pants na to. Ayan siya, guys. Pants siya. Jogger. Ayan, jogger na black. And, yun. 500 pesos siya. Ito ko pala, guys. Ito yung haul ko na rin sa inyo. Sa department store naman namin ito bili. Hindi na sa Landmark. Itong hot compress na to. Ayan. Ayan siya. Magkano nga to? Parang 200. Parang 300 ata. Ito 200 plus. Awan ko. Basta ito siya. Para pag masakit puso mo or what. So, yun siya, guys. Oh my God. Ang sarap. So, ito siya, guys. So, yun na guys, lahat ng mga pinamili ko. And, ito try on haul ko na siya. So, yun. Insert clip. Oh,
pagod. Nakakapagod pala mag-try on haul, guys. So, thank you guys for watching this vlogmas and see you on my next vlogmas, which is sa November 18. Pero, baka mag-vlogmas rin ako tuwing Saturday and Sunday. Basta guys, bahala na. Update ko na lang kayo kung may a-upload ako ng vlogmas or what. So guys, tingnan nyo naman, napakakalit po ng kwarto ko ngayon, no? Nandahin sa try-on-all na yan. Ang kalat niya.